na naisipan na mag-aral dito sa ICSA. Because dati, every Friday lang kasi yung day off ko. So, naisip ko na, sige, pahinga ko na lang to. Medyo mahirap din kasi sa trabaho. Pero habang dumadaan yung panahon, parang naisip mo na hanggang ganito na lang ba yung daily routine ko. So, nakita ko yung ICSA sa unang-una muna dun sa kasama ko sa accommodation, yung katabi ko sa kwarto. Engineer din siya. Nag-take din siya ng AutoCAD last, I think, 2015. So, every Friday nga siya nagpupunta. Naisip ko, tiyaga naman ni Tol. Talagang every Friday, pumupunta pa siya. Sa bata lang ako, nakatamad. Sige, higa na lang ako, matulog. Pero, napapansin ko sa kanya, parang iba, parang masaya siya, tapos pagdating niya sa bahay, gagawa na, yung kung ano yung exercise niya, inuulit niya kasi may laptop din nga siya. Tapos nakikita ko, habi, parang okay yata, parang maganda. Pero hindi pa rin ako, hindi ko pa rin naisipan na mag-aral. Hanggang sa nitong year na to, sabi ko hindi muna siguro ako uwi sa bahay, kailangan ko mag-ipon ng pera. So, nag-apply ako ng local leave dito sa pinagtatrabuhan ko. So, I apply for 15 days leave. Naisip ko, bakit kaya hindi ako mag-aral? Kasi sayang yung 15 days ko dito, wala naman ako masyadong gagawin. So, nag-inquire muna ako sa internet. So, tinype ko ICSA. Agad-agad, may nag-pop up na messenger link. Tapos, nagtatanong, anong gusto niyo po kabayan? Ganun. So, nag-inquire ako doon. Hanggang wala pa sigurong mga 1 minute, may nag-reply na kaagad. Tapos, yun, ang daming nag-asikaso, parang ang sabi nila, kabayan, ganito, ganyan. Okay, dito. Ano po bang course ang gusto ninyo? Ganun. So, naisip ko, wow, okay ito. Ha. So, nag-inquire-inquire muna ako hanggang sa sabi ko, sige po ma'am, mag-visit na lang po ako dyan for full information. So, sabi niya nga nila, bago pala ako magpunta, sabi nila sa message na mag-avail na daw po ako ng promo. Kasi that is September. Mag-i-end na daw po yung promo nila. So, I came. Pumunta po ako. Tinanong ko yung oras, kung paano po ba yung sistema. Hanggang nalaman ko nga po pala na flexible schedule po siya. Kaya sa naisip po, okay yun ha. Pwede kang pumunta, mag-aral kahit 2 oras, 3 oras, tapos pwede ka nang mauwi hanggang next, ano ka nalang muli bumalik. Pero sa side ko nga, dahil 15 days ako leave, so ginawa ko siyang araw-araw. Early morning para fresh yung utak natin. From 9 a.m, yan, pupunta na ako dito. Ang maganda dito kasi, yung mga frontline staff nila, mga Pilipino. So hindi ka na parang ma-out of place, tapos feeling mo nasa Pilipinas ka lang. So yun, at the very beginning ng pag-aaral ko, medyo ano na, kasi excited, tapos parang, yun nga, ang mga instructor din, may mga Filipino rin, so hindi ka talaga mahihiya na magtanong. At saka, very approachable talaga sila. So, hanggang sa marami nga akong natutunan, dumaan ng panahon, 15 days. Yeah. Kada day off ko dati, ano lang ako, so gigising, prepare ng pagkain, maglilinis, maglalaba, magsa-cellphone, tatawag sa bahay, tatawag kay GF, yun. Tapos, hindi mo pansin yung hapon na, matutulog ka na naman, kinamukasan, papasok. Ganun lang, yung naging routine ko within 6 years, parang nakakabagot na paulit-ulit. Hanggang sa nakilala ko nga itong si ICSA. So, Webes pa lang, excited na ako mag-Friday kasi yun nga, may bago na namang matutunan. At saka, kapag may naumpisahan ka na talaga, for example, yung sa side ko, yung project ko, kasi bahay yung ginagawa ko eh, parang sa isip ko, pag natapos ko to, pwede ko itong gamitin talaga in actual. Pwede ako magpagawa ng sarili kong design na bahay. Kaya yun, every Friday, tulad pa rin ng dating routine, gigising ng maaga, pero ngayon, naka-smile na. Yan, maliligo, yun nga, excited. Tapos, iniisip sa bus pa lang, habang nagbiyahe, iniisip ko na kung ano ba yung mga
sunod ko pang gagawin? Ano kayang materials ng wall ko? Paano ko kaya gagawin yung hagdan ko? Ang garden ko, gaano pa kaya kalawak ang gusto kong gawin? Yun, ganun. Tapos, dumadaan nga yung God of Yarnes. So, mas more nagiging exciting at mas naiinggan niyo ako. Hanggang sa...